guys, welcome ulit sa aming vlog. Ayan. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng isang natural remedies para sa ating alagang aso. So, ngayon guys, gagawin natin yung home remedies para matanggal yung tinatawag nating ringworm or kahit anong anti-fungal diseases para sa ating mga puppy or mga aso. Pwede yun. So, una, ito, ipapakilala ko sa inyo guys. Itong leaves na ito. Ayan, focus natin. Nakafocus ba? O, ayan guys. Ang tawag po niya is Acapulco. Acapulco tree po siya. Dito sa Pilipinas, matatagpo din siya. Then, tinatawag din siyang dito sa Bicol, yung casitas or colocasitas, gano'n. So, ito pang treatment siya for anti-fungal, ringworm, then, tawag niya yung scabies, saka athlete's foot, yung sa tao din, pwede siya, pang remedies. Then, ito naman, gagamit tayo ng yung mortar infested. Then, ito, yung tinatawag nilang apog, i-focus natin sa video. Ayan. Apog or powder line sa English. Ayan. Dito sa Bicol, tinatawag namin itong puti. Ginagamit din po ito sa pagnganga ng mga matatanda. Kabilang na yung betel nut, tsaka yung dahon ng, tawag naman yung dahon ng buyo. Buyo. O, buyo sa Bicol. Buyo. Okay. So, itong apog pala guys, or powder line na tinatawag, very less expensive siya for disinfectants and reasonably good for around livestock. So, pwede siyang gamitin sa pag-disinfect ng mga floor. Ganyan po siya. So, preparation guys, ito, yung dapat freshly, kinuha natin siya, hindi siya tuyo. Yung dahon, ayan, pupunitin natin, iisa-isay natin siya. Ayan. Lalagay natin siya sa mortar. So, pupunayin natin guys yung mortar para marami siyang may labas na katas. Siguraduhin mature po siya yung leaves para maraming katas. Ayan. Set aside natin. Ayan. Pipiliin natin talaga yung matured para maraming makukuha tayo. Okay guys, nandito na tayo para bayuin natin yung mga leaves ng Acapulco or Colocasitas. Ayan. So, kailangan natin bayuin ng mga igi para makuha natin yung katas niya talaga. Ayan. So, dudurugin natin siya hanggang lumabas na yung katas. Okay guys, tingnan nyo guys, durog na siya. Pili natin siya. Ayan, tingnan natin. Ayan, durog na siya. Pwede nating katasin. Ayan. So, set aside natin yung ginamit natin. Then, mag-alcohol po tayo para ensure natin walang bakterya na ano sa suma natin. So, kasi mag-alcohol tayo, pipigay natin siya. Gamit natin ng kamay. Ayan, kukuha tayo ng mangkok. Then, kukuha natin yung herbs. Tingnan natin kung may katas na siya. Ayan. Ayan guys. Nakikita natin siya. Ang color niya is green. Parang light green. Yellow green. Ayan. Ayan. Okay. Nakikita naman natin.
Ayan. So, wala na to siya. Okay, nasa wala na siya yung katas. Kaya nasa yung gayot yung kanan. The next step is lalagyan natin siya ng puti or yung lime powder. Kunti lang po siya, guys, ilalagay natin para hindi masakta yung ano, yung mga tapis kasi pag na-over natin siya, pwede maluto yung balat nila. So, ayan. Kunti lang siya. So, okay na yun, guys. Kunti lang talaga siya. So, imimix na natin siya. Okay. Gagamitin natin yung cotton buds. Ayan. Gagamit tayo yung cotton buds. Isa lang, guys. Para, yun na yung pang, ano natin, pang lagay doon sa puppy or sa aso natin. So, imimix po natin siya thoroughly. Para, mag-mix yung mixture. Yung puti, tsaka yung katas ng Acapulco or kasitas. Or kasitas. Kapagad. Ayan, makikita natin siya. Nag-iba yung kulay niya. Naghalo yung white tsaka yung green. Nag-yellow green na siya. So, yan guys. Dissolve na yung ano yung white powder natin. So, pwede na natin ilagay sa ating puppy. So, next step na tayo guys. Okay guys, balik tayo. Okay. Ito na si, ano, kinuha ko na si M2. Si male 2. Kasi meron siyang ringworm. Ayan guys, pakita natin siya. Ayan. Ayan o, kawawa naman ang ito na yun o. Ayan o. Hindi namin alam kung saan niya nakuha ito. Kasi yung mami niya, meron din. Kasi yung isang kapatid. Ayan. Ayan o. Beagle puppy. Kamot ng kamot siya. Siguro nangangati siya. Ayan. So, i-apply na natin yung ginawa natin ano, herbs yung katas ng Acapulco or kasitas or kasitas. Paigan natin sa ano, lap natin si ano, si BBM2. Ayan, wag kang balik natin. Ayan. Then, kunin natin yung ano, yung cotton na may ano, herbs. I-apply natin gently. Ayan. Ayan. Siguro masakit yan. Ayan. 1 to 2 times a day, guys, siya. Or pwede rin, gawin natin paliguan yung ano, kung pwede. Pero yung puppy, hindi po siya pwedeng paliguan kasi mga 26 days pa lang ito. Pero pag malaki na, siguro mga 3 months, ayan, pwede na siya. Ayan. Lagyan natin siya. Ayan. Ayan. Uy. Buti mabait naman yun. So, hindi magas lang ngayon. Ayan, lagyan natin lahat ng affected areas. 1 to 2 times a day siya. Ayan. Eto guys, pinapatay nito ang bacteria or fungus na nakatira dyan. Sa mga skin ng puppies, dog, pwede rin sa skin ng, ayan o, ang laki o, sa skin ng tao. Kasi, halimbawa, may athletes po tayo, pwede siya guys. Ayan o. Nasasaktan siguro siya. Kasi mahapdi ito guys. Medyo mahapdi. Ayan. So, ito pa o. Oh. Tingnan nyo guys. Bakal mo nang medyo. Baka gumalaw si Enki. Ayan. Kailangan mamatay yung fungus. Yung ringworm. Ayan. Asan ito? Yan. Ito. Ayan. Meron pa dyan. Try natin. Oh, ano ito? Try natin. Basa lang siguro. Check natin guys. Kung talagang meron pa dyan. Baka yung ano pa. Natitira pa nga. Ringworm or fungus. Ayan. Para malagyan natin siya ng ano. Ng gamot. Ayan. Tingnan ko baby ulit. Uy. 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 Mga kakagatin. Ay. Kala niya nakikipaglaro ako. Hindi naman ako nakikipaglaro. Oh. Oh, wala na. Tingnan natin ito. Baka nga. Ayan. Yung mga suspected natin guys na parang nagsisimula pa lang. Lagyan na natin para hindi na siya lumaki. Kasi
ang tinatamaan niya, lumalaki, tsaka nawawala na ang balahibo. Sa cuts po, pwede rin siya i-apply. Ayan. So guys, okay na. Nilagyan natin siya. 1 to 2 times a day po siya. Ayan. So guys, para ma-follow po kami sa aming video, just subscribe, just tingnan niyo yung video namin. Yan, i-like, then after i-like, subscribe, then pa-click na rin po yung notification bell para ma-follow niyo kami or yung mga updated video namin, mag-ano sa'yo, notified. Yun lang guys, salamat. Bye-bye.